magandang magandang umaga sa ating lahat. Hindi ko na po uulitin ng lahat ng nasabi na ng mga nauna nang nagsalita sa akin. Pero siyempre, kailangan ko pong kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa lahat ng mga tumulong sa atin at sa lahat ng mga nagtrabaho para maging posible itong bahay bulilit natin. Siyempre, unang-una po sa lahat, ang mga kasama natin na mula sa McDonald's, yung mga Maddy, sa mga franchisees po natin. At siyempre, kay Pareng Ronald mismo. Maraming salamat, Pareng Ronald. Hindi ka nagsasawang tumulong sa lungsod ng Pasig. Pandemya pala, parang ang dami nang naitulong at naging matibay na partner na ng lungsod ng Pasig at ng ating pamahalang lungsod, ang McDonald's. Sir George and Sir Kenneth. Sino mang Margo? Mang Ate, pakisabi ko yung mang Margo. Nagtatampo ako sa kanya dahil hindi siya punta dito ngayon. Biro lang. Pero alam niyo, si mang Margo, tuwing birthday niya, nagkikita po kami. Dahil natataon po yung scheduled courtesy call niya ay usually sa birthday week niya. Parang mga apat na taon na yata straight. Ano, na tuwing birthday niya, nagkikita kami. Minsan kasama rin siyempre si Pareng Ronald. Kaya alam niyo, si Ronald McDonald, naging kumpare ko na po yan sa tagal ng pagsasama namin. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa istrukturang ito. Salamat at meron tayong bagong ECCD o mas tawag na daycare sa ating lungsod. Para sa kaalaman po ng lahat, mahigit 100 po ang daycare center natin o ECCD center natin sa lungsod ng Pasig. Sa kasalukuyan ay meron tayong 3 bago pa na ECCD na pinapagawa po ng pamahalang lungsod at hindi pa po kasama sa bilang na yan yung mahigit kumulang 20 na pinapagawa po natin, 18 daw sa minimum test na pinapagawa natin na renovations and repairs dahil ang ECCD po sa ngayon ay isa sa mga tinitingnan talaga natin at tinututukan natin na kailangan pa natin i-improve. Alam niyo yung mga teachers natin, any teacher friend talagang grabe ang mga teachers natin, kaway-kaway naman po kayo dyan. Alam niyo yung mga teachers po natin, talagang bukod sa masipag at magaling, grabe po yung nakita ko sa kanila na malasakit sa ating mga kabataang Pasigueño. Sa totoo, napaka-importante po ng papel ng ating mga teachers sa daycare. Dahil gaya nang nabanggit ni Mang Adi nung nagsalita po siya kanina, napaka-importante na sa ganong edad pa lang ay natuturuan na silang magbasa, yung mga basics. Hindi po sikreto na medyo may kakulangan po talaga sa servisyo sa education sector natin sa Pilipinas. Pag tinignan po natin, minsan grade 7, grade 8, grade 9, hirap pa rin po magbasa. Minsan, hindi talaga marunong magbasa. At alam natin, pag hindi marunong magbasa ang bata, wala. Domino effect na po yan. Nahihirapan siya sa buong buhay niya. Pero kung marunong magbasa ang isang bata, kahit anong mangyari, kahit nahihirapan siya sa high school, college, later on, kahit anong mangyari sa buhay niya, kaya niyang turuan ng kanyang sarili. Kaya niyang ganun, mga math, science, susunod na po yan. Kung marunong magbasa ang isang bata. Kaya nakita ko lahat ng mga successful na tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo, magaling mahiling masipag magbasa. Kaya sa mga kabataan natin, talagang yan ang focus natin. Kaya nga sabi ko talagang tinitingnan din natin yung ECCD, paano improve ang ating mga daycare. Kaya, pero ito pong dito sa Barangay Manggahan, siguro medyo special na kaso din ito. Bagamat marami tayong daycare sa lungsod ng Pasig, ito siguro masasabi natin na special sa atin, special case. Dahil nung lumapit po sa akin yung McDonald's, time na yun, last year po, 2023, na naghahanap po sila. Kasi matotoo, daming project ng McDonald's, Ronald McDonald House Charities. Sa buong Pilipinas, marami po sila mga proyekto. Ang dami nilang natutulungan, di po ibong tao, kundi milyong tao ang natutulungan po nila. So, nung nagtanong po sila sa akin kung ano yung pwedeng gawin sa lungsod ng Pasig, kung may pangailangan po ba, ang ginawa ko po, nagtanong ako kay Ma'am Tess, ano ba yung mga daycare natin na medyo may problema. At sa tulong ni Kapil, na sinuggest niya na ito, may problema na kailangan masolusyon natin kaagad. Kailangan magawa natin ng solusyon kaagad dahil
may konting problema sa MTA na hindi naman talaga sa atin yung lupa, pati yung istruktura, baka kailangan na natin ibakit yung premises, hindi din natin baka kailangan na natin maghanap ng ibang lugar. At nung sinuggest po ni NACAP at ni McDonald's itong site natin ngayon, ay agad-agad naman po nilang inaprubahan at nakakabigla po dahil 40 days, wala pang 40 days, natapos na agad yung building, napakagaling. Ayun lang ako nakaraming ng ganun mabilis na ipatayo. Kaya muli po sa lahat ng taga McDonald's, sa lahat ng taga Barangay Manggaan, pati sa inyong Barangay Council, sa ating mga staff ng CSWD, nalisisili po natin, at sa lahat ng mga stakeholders, mga taga rito po, maraming salamat. Congratulations! Long birthday pasasalamat at ito ho ay parte ho ng ating mga okasyon para ho sa aking kaarawan. Nagpapasalamat ho tayo sa Ronald House of Charity, McDonald's Philippines na pinagkalooban ho tayo ng daycare center dito ho sa Barangay Manggahan. This is the 41st daycare center sa buong Pilipinas. Ito ho ay dala ng pangangailangan ho namin kasi meron ho isang daycare center, yung MPK daycare center ay inabisuhan na ho kami na kailangan na ho nilang i-vacate yung kanilang daycare center. Kaya ngayon, naghanap ho tayo na malilipatan ho nila. Maswerte lang ho talaga tayo na maraming nagtitiwala ho sa Barangay Manggahan ho ngayon dahil ho sa pagkakaisa ho namin. At ito ho ngayon, within the span of 37 days na itayo ho yung Bahay Bulilit ng Ronald McDonald. Sa ngayon ho, meron tayong 70 na mga nag-aaral ho dun sa daycare center ni Teacher Preda. Sa Manggahan ho, we have 11 daycare center. Dito sa 11 daycare center na to, apat yung may problema. Ngayon, ginagawa na rin ho namin yung daycare center sa Kamya. Yung Bliss 7 daycare center ay poproseso na rin namin ho yung papel para hindi ho sila basta-basta makaalis ho doon. At hahanapan pa ho namin ng daycare center ang Manggahan proper kasi sa Manggahan proper ho, wala pa ho talaga yung permanenteng daycare center. Sa 120 square meter ho ito, prinoseso ho namin with the Barangay Council, yung deed of donation sa NHA para ho wala kaming magiging problema kasi yun nga ho yung punot dulo bakit kami nagkaroon ng problema dun sa MPK daycare center eh. Hindi ho kasi property ng city government yung daycare center, yung structure, yung lupa, kaya ho talagang nung kailangan na nilang gamitin yun ho, naghahanap po talaga kami ng ganitong matatayo. Sa pagpanunungkulan ko ho bilang kapitan, mas gusto kong piliin yung mga pangmatagalan na solusyon. Yun ho yung mga i-address ho namin sa Barangay Council. Ini-establish ho namin yung apat na barangay hall. Hindi pa ho perfect. Ang dami pa ho talagang mga kakulangan rin ho naman dahil halos 5 buwan pa lang naman ho kami nakaupo. Pero at least ho, within the span of 5 months, naitayo na ho natin itong daycare na to sa tulong ng Ronald McDonald's. Naitayo ho natin yung plastic recycling facility natin with the USAID grant. Naitayo na ho natin yung apat na barangay hall. So, unti-unti lang ho. Aayusin ho namin yan sa ISO certification namin. Dahil gusto ho namin na yung mga kakulangan namin na nagiging sanhi ng aberya, nagiging sanhi ng kapalpakan ng barangay ay ma-address para ho matugunan ho namin yung pangangailangan ng barangay namin. Meron ho mga hakbangin ng barangay ngayon na hindi ho pang short term lang. Ang hinahanap ho natin ay yung pangmatagalan na solusyon para ho iangat ho natin hindi lang ho yung imahe ng barangay natin kundi yung antas ng buhay dito sa Barangay Manggahan. Rest assured ho na yun ho yung gagawin ho namin. Very thankful lang ho talaga ako sa mga kawani ng Barangay Manggahan, sa Barangay Council na sa pagkakaisa ho namin. Ang dami hong nagtitiwala ho ngayon sa Barangay Manggahan. At sana rin ho yung mga ibang barangay, makreate ho natin yung sense ng unity dahil pag marami hong nagtitiwala
sa ating barangay, marami hong mga biyayang paparating. At makukuha lang ho natin yung tiwala na yon kung nagkakaisa ho tayo sa barangay council, nagkakaisa ho tayo sa ating barangay. Yes po, maraming salamat po sa inyo lahat.